Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, huwag na kayong magsisihan sa isa't isa upang hindi kayo hatulan ng Diyos, sapagkat malapit nang dumating ang hukom. Mga kapatid, tularan ninyo ang mga propetang nagsalita sa pangalan ng Panginoon. Buong tiyaga silang nagtiis ng kahirapan. Sinasabi nating mapalad ang mga nagtitiyaga at nagtitiis. Narinig na ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job at ang ginawa sa kanya ng Panginoon sa bandang huli. Talagang napakabuti at tunay na mahabagin ng Panginoon. Ngunit higit sa lahat, mga kapatid, huwag na kayong manunumpa. Huwag ninyong sabihing, saksi ko ang langit, o saksi ko ang lupa, o saksi ko ang anupaman. Sapat nang sabihin ninyo, oo kung oo, at hindi kung hindi, upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagpunta sa lupain ng Judea at tumawid sa ibayo ng ilog Jordan. Muling dumagsa ang maraming tao at tulad ng dati, sila'y kanyang tinuruan. May ilang pariseyong gustong subukin si Jesus, kaya't lumapit sila at nagtanong, naaayon po ba sa kautusan na palayasin at hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa? Ngunit sinabi ni Jesus, ginawa ni Moises ang utos na iyon dahil sa katigasan ng inyong ulo. Subalit simula pa ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang na niya ang tao na lalaki at babae. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, magsasama sila ng kanyang asawa at ang dalawa'y magiging isa. Hindi na sila dalawa kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng sinuman. Pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ang nagtanong kay Jesus tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa kanila, kapag pinalayas at hiniwalayan ng isang lalaki ang kanyang asawa at mag-asawa ng iba, siya ay nagkakasala ng pangangalo niya sa kanyang asawa. Gayun din naman, ang babaeng magpalayas at humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa ng iba ay nagkakasala rin ng pangangalo niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.